Maaraw na po sa malaking bahagi ng bansa, pero sa Hilagang Luzon, tumambad ang pinsalang iniwan ng Bagyong Nika na palabas na ng Philippine Area of Responsibility. Napayuko ang mga puno sa lakas ng hangin at ulan sa Dilasag, Aurora, kung saan naglandfall ang bagyo. Nawasak rin po ang ilang kubo at bahay roon. Natumba rin ang ilang puno at poste. Pinasok naman ng baha ang ilang eskwelahan. Ramdam din po ang hagupit ng bagyo sa katabing bayan na Kasiguran. Ang bubong sa isang paaralan natuklap at tuluyang tinangay ng malakas na hangin. Sa Dipakulaw naman, abot hanggang kalsada ang hampas ng alon na may tangay pang mga bato. Sa Isabela, kabilang po sa mga binayo ng bagyo ang Dinapige. Gayun din ang bayan ng Alicia na halos mag-zero visibility sa kalsada. May isang rider na nangahas sumungoong pero sumemplang. Natumba rin po ang ilang poste. Abala na po ngayong araw ang mga residente sa Isabela sa paglilinis matapos malubog nga po sa bahang dala ng Bagyong Nika. May ulat on the spot si James Agustin. James? Connie, maganda at maaraw, maganda na yung panahon at maaraw na dito sa Santiago City sa Isabela, pero tumambad yung laki ng pinsala na idinulot ng Bagyong Nika sa iba't ibang lugar. Sa Maharlika Highway, may mga sanga ng puno na katumba at mga establishmento na natanggalan ng bubok. Sa Barangay Batal, may bahagi pa rin na abot binti ang taas ng tubig. Abala ang mga residente sa paglilinis ngayong umaga ng mga nabasang gamit. Ang ilang bahay lubog pa rin sa tubig. May mga bahay din na nilipad ang yero. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot sa mahigit 7,400 families ang lumika sa mga evacuation center sa iba't ibang bayan. Katumbas yan na mahigit 22,800 individuals. Problema pa rin ang supply ng kuryente sa ilang bayan tulad dito sa Santiago City. Anim na tuloy naman ang hindi madaanan dahil sa umapaw na mga ilog. Ang Magat Dam, 186.39 meters ang level ng tubig hanggang kaninang alas 8 ng umaga. Ang critical level po niya ay nasa 193 meters, pero simula kahapon ng hapon ay nagbukas na ng isang spillway gate bilang paghahanda sa inaasang volume ng tubig mula sa watershed at pag-uulang dulot ng Bagyong Nika. Yan muna yung latest mula rito sa Isabela. Balik sa iyo, Connie. Yes, James. So paano naman pinaghahandaan dyan yung Bagyong Ophel? Yes, Connie, yan yung pinag-uusapan na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa katunayan nga, yung mga nandun sa coastal municipalities, tulad halimbawa dun sa Dinapige, Divilacan, yung Makunakon at Palanan, ay hindi basta-basta papayagan yung mga lumikas sa mga residente na bumalik na muna dun sa kanilang mga bahay. Dahil karaniwan, kapag may dumadaang bagyo dito sa lalawigan ng Isabela, doon yung mga unang mga nililikas na mga residente, Connie. Maraming salamat at ingat kayo dyan, James Agustin. Samantala, palabas na nga po sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Nika, pero pumasok naman sa PAR kaninang madaling araw ang Tropical Storm Ophel, ang ikatlong bagyo natin ngayong Nobyembre. Huling namataan ang Bagyong Ophel, 1,170 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 75 kilometers per hour. Wala pang nakataas na wind signal sa alinmang bahagi ng bansa, pero base po sa 5 a.m. bulletin, posible pang lumakas ang Bagyong Ophel sa mga susunod na oras po yan. Maaari rin mag-landfall ito sa may northern o central Luzon sa Huwebes ng hapon o gabi. Samantala, anumang oras mula po ngayon ay inaasahang lalabas na nga ng PAR ang Bagyong Nika na maghapon at magdamag na humagupit sa northern Luzon. Posibleng unti-unti na itong hihina habang nasa West Philippine Sea. Huling namataan ang Bagyong Nika, 185 kilometers kanluran ng Lawag, Ilocos Norte. Taglay nito ang lakas ng hangin na hanggang 95 kilometers per hour. Dahil po sa Bagyong Nika, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Ilocos Norte. Northern portion ng Ilocos Sur, northern portion ng Apayao, northern at western portions ng Abra, western portion ng Babuyan Islands at sa northwestern portion ng mainland Cagayan. Magiging maalon pa rin po at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat sa kupo
ng Ilocos Provinces. Kahit papalabas na nga po ng PAR ang bagyong Nika, nananatili ang banta ng storm surge o daluyong sa ilang coastal areas. Ayon sa PAGASA, posible ang 1 hanggang 2 metrong taas ng daluyong sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Pinalalayo muna ang mga residente sa beach. Pinaalerto naman sa inaasahang pagbuhos ng moderate to heavy rains o katamtaman hanggang malalakas na ulan ang mga taga Ilocos Norte, Cagayan at Batanes. Pinag-iingat po ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Bukod sa bagyong Nika at Ophel, binabantayan din ang 1 tropical storm sa Pacific Ocean. May international name yan na Manny. Patuloy ang paglapit ng nasabing bagyo sa PAR. Huli ang namataan, 2,930 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Papangalanan po ang nasabing bagyo na Pepito kapag nasa loob na nga ng PAR. Tumutok lamang kayo dito sa Balitang Hali para sa 11 a.m. Bulletin, kaugnay po ng bagyong Nika at Ophel. Sa iba pang balita, arestado sa Cavite ang 1 lalaking wanted sa kasong murder sa Maynila. Ang akusado ay giniit na self-defense ang nangyari. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Halos walang damit na suot ang 26-anyos na lalaking ito nang datnan at arestuhin siya ng pulisya sa bahay nila sa Bacoor, Cavite sa bisa ng warrant of arrest. Ikaw ay may karapatang manahimik at magsawalang tibok. Matapos pagbihisin, diniretso na siya sa kulungan. Ang lalaki akusado sa pagpatay sa 1 lalaking tambay raw sa kanilang bahay sa Tondo, Maynila noong April 2022. Yung biktima dito ay pinalo niya ng tubo na naging dahilan ng kanyang pagkasawi. At doon, pagkatapos niya magawa yung krimen, ay siya ay nagtago. Sa kuha ng CCTV, may isa pang lalaki na kasama ang akusado. Pero ayon sa pulisya, doon sa nakita nating video, dalawa sila doon pero hindi natin alam kung bakit isa lang ang may warrant of arrest. Ang akusadong si Alias Balat na isang criminology graduate, iginiit na siya lang ang nasa likod ng krimen at self-defense daw ang ginawa niya. Pinapaalis niya raw sa bahay nila noon ang biktima na aniyay sangkot sa illegal na droga. Hindi po, ako lang po yun. Parang nagalit po sila dahil pinapaalis. May binunot siya na patalim noon that time. Kaya siguro na provoke tayo kung di naman natin gusto. Self-defense naman po yung nangyari. Kumbaga, di lang natin gusto yung kinalabasan dahil nga natuluyan yung tao. Non-bailable ang kasong murder na kinahaharap ng akusado. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iniimbestigahan na ng AFP Western Command ang harassment na dinanas ng ilang mangingisdang Pinoy sa Sabina o Escoda Shoal nito pong Oktubre. Makikipag-ugnayan din daw ang AFP Westcom sa iba pang ahensya para sa kaukulang aksyon. Giit pa ng Westcom, 24 oras silang binabantayan ang West Philippine Sea. Sabi naman ng Chinese Embassy, kanila ang Escoda Shoal na tinatawag nilang Shan Bin Chow. Sa monitoring ng Philippine Navy, 15 China Coast Guard vessels at 14 na Chinese Navy vessels ang namataan sa West Philippine Sea nitong Oktubre. Madalas daw yung makitang dumaraan malapit sa Escoda Shoal, pati sa iba pang bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas gaya ng Bajo de Masinloc, Julian Felipe Reef at Iroroqua Reef. Pagtitiyak ng Philippine Navy, patuloy rin nilang pinoprotektahan ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagsampa ng reklamo ang lalaki na 3 beses sinampal ng nirelieve na PAOK spokesperson na si Winston Casho. Reklamong slander by deed ang inihain niya sa Provincial Prosecutor's Office sa Balanga, Bataan. Ang lalaki ay empleyado ng niraid na BPO company sa Bagak nitong Oktubre. Kwento ng lalaki, nasa cafeteria sila noon nang may lumapit na tauhan ni Casho at pinaratangan siyang nambabastos sa kanila. Sunod na dumating si Casho na sinubukan siyang suntukin sa tagiliran at sinabing bastos siya. Binitbit siya ng mga tauhan ni Casho sa klinik. May tinanong daw sa kanya si Casho at saka siya sinampal. Nauna nang itinanggi ng BPO company na sila ay Pogo at nag-ooperate ng scam hub. Pansamantalang nirelieve sa pwesto si Casho na umaming sinampal nga niya ang lalaki dahil binastos umano nito ang kanyang tauhan.
humingi ng paumanhin si Casio sa kanyang inasal.